lumalaw ng ating share screen. Kanina yung hello na po. Ayan, okay. Sige, tuloy natin ha. So, how to invite, no? How to invite, and ang pwede mong gamitin na word, I have an idea, I want to share. I have an idea, I want to share. Actually, itong training na to, ito yung mga training ko na may bayad, no? Kapag kinukuha ako ng dati, ha? Dati, ito yung training na may bayad. Oo. Hindi ko pa to na discuss sa IM, sa totoo lang. Isang copy na lang sa Maribo, thank you po, sobrang. Thank you, thank you. So, ito yung script, I have an idea, I want to share. Ah, so, kunyari, may ka-chat ka na, Christine, I have an idea how to generate money from home. Gusto kong i-share sa'yo. Parang ganon. Or baka may kakilala ka na pwede kong matulungan kung saan magagawa niyang kumita kahit nasa bahay lang siya. Okay, I have an idea kung saan magagawa natin magkaroon ng side income. Yan, nakalagay dyan. Tapos yung isa naman, I have an idea how to turn our expenses into income. Yan, so ganda yung script na yun. So, yun lang. Actually, ang pinaka main, isa sa mga unique old school na strategy to invite prospect is to really curious them. Kailangan ma-curious sila sa'yo. Pagka ini-invite mo sila, huwag ka mang-invite. Mang-curious ka lang. Mas maganda kayo, simple lang eh. Sabihin mo lang sa ano mo, Mark, kunyari, tropa mo, Mark, gusto mo magkapera? Yun lang. Mako-curious na yun, di ba? Anong gagawin? Basta, 4 PM, mag-download ka ng Zoom, magkita tayo. Whatever, di ba? So, basta nang ko-curious ka lang. Yung isa namang script, yung may I discover something, no? Meron ako na-discover. Mark, meron ako na-discover kung saan magagawa natin kumita gamit ang internet. Gusto ko sanang i-share sa'yo, pero okay lang ba na kapag kumita ka, eh, hati tayo sa kita. Anyway, ang goal mo lang, naku-curious ka lang. No? Hindi naman talaga hati kayo. Pwede mo naman ibigay sa kanya. Pero ang pinaka-main goal mo kasi is naku-curious ka. So pwede rin, can I share it with you? Mark, I discovered something kung saan magagawa natin kumita gamit ang cellphone. Eh, gusto ko sanang i-share sa'yo. Okay? Can I share it with you? Let me know or let me know na lang. Let me know, Mark, kung sakaling interested ka. Okay? Let me know kung sakaling if you want to know more. Let me know. Mark, meron akong business proposal sa'yo. Yung isa naman, can you help me? Okay, so yun naman yung script na yon. Yung madalas na ginagamit ko yun, nasa baba, yung side project. Mark, meron akong side project na ginagawa ngayon. I'm not sure kung fit ka dito. Yan, importante yon. I'm not sure kung fit ka dito, pero gusto kita makasama. Yun nga lang, syempre, hindi ganun kalaki yung pwedeng kitain. Pero ang kagandahan nito, pwede ka itang i-train. Yun nga lang, iniisip ko baka busy ka sa work. Yan yung push-pull. Nagigets nyo na to? Kasi pagka meron kang push-pull, mas nakaka-curious yan eh. Okay. Yung can you help me naman, Mark, for example, kaibigan mo si Mark. Mark, meron akong project na ginagawa ngayon. Kailangan ko ng tulong mo. Kasi yung negosyong ginagawa ko ngayon sa online, kailangan ko ma-expose sa 10 tao na connected sa call center. Kunyari, call center siya. Baka pwede ako magpatulong sa'yo. Baka pwede mo akong bigyan ng oras para lang ma-expose to sa'yo. Kahit hindi ka bumili o hindi ka ma-interest, walang problema. Kailangan ko lang ma-expose sa 10 tao. Oh, di ba? Hindi niya. Pero pag yun nakinig na, andyan na yung mentor mo para magpaliwanag. Tapos yun, di ba? Ang importante, pakinggan niya. Okay? Oh, mabilis lang pala tong topic natin na to. Ah. Ito na tayo sa script eh. Sandali ah. Balik tayo. Dali lang po. Stop share this ko muna. Wait lang po ah. Ano ko lang po. Diyan pa ba si Boss? Si Mark? Diyan ka pa ba, Boss Mark? Okay, ito na. Game. Diyan tayo sa game natin. Ito yung mga script. Ayan. Ito yung mga script natin. Mahaba to pero binibilisan ko lang sa inyo. Ha, para hindi na ganun ka-loaded. Ayan. So,
ito yung isang script na pwede natin gamitin. Kunyari si Christine, may na-discover ako kung saan magagawa nating kumita habang nasa Facebook or cellphone. Gusto kong i-share sa'yo tomorrow, 4 p.m. Okay ba sa'yo? Yan. So, isa yan. Yan. Cellphone script naman yan. Tapos, yung isa naman, yan naman. Mark, meron, Christine, meron ako na-discover kung saan magagawa nating kumita tuwing nagsasalita. Gusto ko i-share sa'yo tomorrow, 4 p.m. Okay ba sa'yo? Ayan. So, yung pangatlo naman, Christine, nabanggit mo sa akin dati na gusto mo makapag-travel abroad or makapamasyal, mag-travel all over the world. Meron akong na-meet na super successful na tao at madalas siyang mag-travel din. At willing siyang ituro kung paano siya nakakapag-travel, paano niya nagawa makapag-travel. And pupunta siya sa bahay tomorrow, 4 p.m., dapat nandun ka kasi pupunta rin ako. Parang ganun lang. Number 4, Christine, nabanggit mo sa akin dati na pagod ka na sa trabaho. Minsan may mga ganun, di ba? May magdadrama sa'yo. Ari, pagod na ako sa trabaho eh. Meron akong idea kung saan magagawa mo makapag-resign at kaya matapatan ang kinikita mo sa trabaho o higit pa. Gusto kong i-share sa'yo. Let me know kung sakaling interested ka. Yan na lang. Let me know kung sakaling interested kang malaman yung information. Mas maganda yon. Huwag nyo nasundin tong script na to kasi luma na to eh. Let me know kung sakaling gusto mong malaman yung full information. Ayan. So, Mark. Ayan. O kaya, si Christine. Blank. Christine, meron akong bagong project na ginagawa ngayon at kasama ko mga successful na negosyante dito kung saan nagagawa nating kumita on the side and we are forming a team at isa ka sa napili ko. Gusto ko let me know, yun na, papalitan na natin 'to, 'di ba? Let me know kung sakaling gusto mong malaman yung information. Let me know kung sakaling interested ka. Yeah. Number 6. Christine, meron akong business proposal sa iyo kung saan magagawa natin makapagnegosyo kahit nasa bahay lang tayo. Let me know kung sakaling interested ka. Yan, maganda 'yan. Kasi parang hindi ka naghahabol, no? Kapag sinabi mong let me know kung sakaling interested ka. Mas gusto ko yun eh. Number 7, Christine, baka meron kang kakilala, third party to, gusto kumita habang gamit ang kanyang cellphone. I-refer mo naman sa akin para matulungan ko. Ayan, baka may kakilala ka. Ito naman yung script na yan. Baka may kakilala ka. Ayan po yung script na yan. Balik tayo doon. Third party script. Next, patulong script. Ayan, isa sa pinaka-favorite ko to. I love this script actually. So, sabi dito, Christine, patulong naman. Meron kasi kaming gathering tomorrow, 4 p.m. sa Zoom. Ayan, kasi Zoom na ngayon eh. At na-assign ako na magdala ng 3 tao para sa project na ginagawa namin. Naisip ko, baka pwede ako humingi ng support sa'yo at maging isa ka sa maging part ng gathering namin tomorrow. Malaking bagay sa akin na suporta mo kasi. So, ang tawag dyan, patulong script. Actually, effective din yan pagka nagbebenta ng product. Kapag ka nagbebenta kayo ng mga produkto, pwede mong sabihin yun. Pwede mong sabihin na, kunyari, naging kaibigan mo na, inad mo na, naging close na kayo, makakilala mo, pwede mong sabihin sa kanya na, Christine, o nga pala, baka pwede ako magpatulong sa'yo. Kapag ka bibili kayo ng mga produktong pang immune system booster, pang palakas ng immune system, baka pwedeng sa akin ka na lang bumili, wag na sa iba. Kasi meron ako may na-market na product, kailangan ko kasi makapag-dispose ng 10 barley sa loob ng isang linggo. Baka pwede ako magpatulong sa'yo. Bili ka naman sa akin kahit na isang box lang. Tapos yun. Ang tawag doon, patulong script. Parang walang nagugusto. Parang wala. Parang walang epek ah. Okay. So yan yung patulong script. Effective yan ha. Ayan. Business expansion script. Ano naman tong business expansion? Christine, meron akong business na nag-expand dyan sa area nyo sa Kainta. At naghahanap ako ng mga tao na pwedeng maging part ng project na to. Na taga dyan. Ayan.
kung sakali ba na mali lang yung spelling dito, kung sakali ba interested ka pa bang kumita on the side bukod sa trabaho mo? Yan, maganda yung script na yun. Kung sakali ba interesado ka pa ba kumita on the side bukod sa trabaho mo? Tandaan nyo, yan lang ang trabaho natin, itanong. Yan lang, itrabaho mo lang everyday, itanong yun. Interesado ka bang kumita on the side bukod sa trabaho mo? Interesado ka bang kumita habang lockdown ngayon? Di ba? Interesado ka bang kumita habang nagfe-Facebook? Interesado ka bang kumita habang nasa bahay? Yun lang. Kapag interesado, tuloy mo. Pagka hindi, daming tao, hindi tayo maubusan. Di ba? Tsaka sila naman ang nawawalan pag tumatanggi sila. Diba? Huwag nyo rin aawayan. Ha? Huwag nyo aawayan. Iaan nyo lang sila. Okay. A direct approach. Christine, meron akong negosyo ngayon. It's a direct selling company. Ang pangalan ng company, I'm Worldwide. Kung saan magagawa natin kumita habang nasa bahay lang. Gusto ko sanang i-share. Let me know kung sakaling interested ka. O kaya naman, pwede mo sabihin, gusto ko sanang i-share sa'yo tomorrow. Importante kasi sa akin ang suporta mo. Kahit hindi ka ma-interest. Kanyari ganun. Pwedeng ganun. Okay? So, yan yung direct approach. Ito, you don't like this script. Ayan, maganda rin to. Number 11. So, pwede mo sabihin sa kanya, Christine, meron akong project na ginagawa ngayon. Alam ko na ayaw mo nito kasi it's a network marketing. Pero iba kasi ang concept nito. Kaya excited ako. Gusto ko i-share sa'yo kasi magagawa mong kumita kahit nasa bahay ka lang. Ayan. So, dinadagdagan ko lang to, ha. Minsan hindi nakalagay dyan. Importante rin kasi sa akin yung support mo kahit hindi ka ma-interest. Gusto ko sanang ipakita sa'yo 4 PM tomorrow. Ayan. So, yan naman yung inuunahan mo na siya na, bawa, pakiramdam mo, negative siya networking yung kakilala mo, yung isang tao, inuunahan mo na siya. O, di ba? At least, kumbaga, so at some point, nai-invite mo pa rin siya. Hindi mo alam yung gagawin. Okay? Pero ang pinaka-the best talaga yung ikaw yung magtatanong. Pinaka-the best yun. Tandaan nyo to, ha. Pinaka-the best yung ikaw yung magtatanong sa tao na, Mark, meron akong project na ginagawa ngayon online. Kung sakali ba, interesado ka ba kumita on the side bukod sa trabaho mo? Kung sinabi niyang yes, kung interesado ka, tomorrow 4 PM, I'll show you how it works. Di ba? I know marami kang itatanong anong klaseng project at ano yung products at so on and so forth. May iba rin kasi akong kausap. If okay lang sa'yo, tomorrow na lang tayo magkita para mapakita ko sa'yo yung project. Zoom, 3:30 PM sharp. Kasama ko rin kasi yung ibang executive ng project. Okay, kasama ko rin yung ibang mga marketing director ng project na yon. Gusto ko rin nilang para mapakilala rin kita. Something ganun. Okay? Okay. Next, dito na tayo sa next natin. Malapit na tumatapos. Ayan. Ito, advanced closing script. Ayan, ganda to. Kasi you're being honest sa kanya. Christine, kung sakaling merong isang pagkakakitaan na pwede ka kumita ng 30,000 a month, pero mangangapital ka ng 10 to 20,000, kung sakali ba merong kang pangkapital? Kung sakali ba mai-interest ka? O, di ba? At least honest ka, may kapital. O, di ba? Ang tawag dyan, advanced closing script. Kasi wala namang problema minsan sa ibang tao mangapital eh. Actually, maliit nga lang ang mga nilagay nating kitaan dyan, di ba? So, at least idea na natin, idea lang. I'm just curious. Ayan, number 13. Christine, I'm just curious. Gusto mo ba kumita habang nasa Facebook? Ayan. And ito, I'm just curious. Pwede nyo gamitin niya yung mga maliliit na mga sinasabi natin ngayon. Ayan na. I think wala na. Ayan. Hanggang doon lang ata. Sa ibang lugar, napapalakpakan yun eh. Doon! Dami ko yan. Okay. Thank you. Wala maninig mo. Okay, so... sa ibang lugar, napapalakpakan. Okay, so anyway. So, eto ngayon yung DMO mo ngayon. Oh, yan yung DMO. So, pwedeng 3 presentations,
every day, limang ads every day. Pero depende yan, ha? Yung maaaring sabihin mo, onti to, marami to para sa'yo. Ano mo to, iibahin mo yan. Pero ito yung tinatawag na DMO, Daily Method of Operation. So, pwedeng 5-5-5-5. So, limang presentation, limang ad prints per day, or presentation online, tsaka follow-up. So, yan, dyan iikot ngayon yung araw mo. Huwag kayong mahiyang kumausap ng tao, ha? Kasi ang lahat ng negosyo sa pagkausap ng tao, walang negosyong kakausapin mo, baboy. Ha? Kakausapin mo, kalabaw. Walang ganun. Lahat ng negosyo, tao ang kinakausap. Eh, huwag kayong mahihiya. Kasi yung problema, pag nahihiya ka eh. Pag nahihiya ka, hindi ka yayaman talaga. Oh. Kasi dalawa lang naman yan eh. Dalawa lang pipili mo sa tagumpay. Mahiya o yumaman. Pag pinili mo yung hiya, oh, kalimutan mo na yumaman. Pag pinili mo naman ang pagyaman, oh, dapat walang hiya. Dapat walang hiya. Yun lang yun. Yes, diba? Lakasan ng loob po yan, ha? Ayan. Diba? Marami tayong natutunan ngayon kahit papano. May papakita. Yes, sobrang dami, mentor. Dami po, sobra. Guys, thank you po. Actually, wala pa tayo sa objections. Next time, didiscuss natin yung mga possible objections na nahihirapan kayong sagutin. Halimbawa, sinabi yung kayo, wala silang pera. Pag-iisipan muna nila. Ayan, yung mga ganyan tanong, minsan hindi natin alam ang sagot eh. Oh, may sagot dyan. Pero sa mga susunod na kabanata yun, ha? Yes, kasi ano eh. Aabangan po namin yan. Pero ito, last, papakita ko ito sa inyo. Tapos pwede pa tayo magtanong ng paunti-unti. Follow-up question. Tignan nyo, ha? Sasabi dito, it's a numbers game. Ito si Bill Britt, para ano nyo siya, patay na to eh, no? Pero networker din to. Sila yung mga unang networker sa buong mundo na talagang yumama, nakabili ng eroplano, helicopter, nakabili ng island. Sobrang yaman niya mga yan. So, sabi niya, there is no secret. Yan. Sabi niya, wala pala sikreto sa pagne-network. Sabi niya, I simply showed the plan to 1,200 people. 900 said no, sabi dito, and only 300 signed up. Out of 300, only 85 did something at all. And out of 85, only 35 people were serious. At sa 35, 11 made me a millionaire. 11 lang talaga yung pinakaseryoso talaga. So walang sikreto. So ang yun lang, ang ginawa niya, nag-present siya sa 1,200 people. Hindi ko alam kung nakakailan ka ng paliwanag, ha? Hindi ko alam. Kung ilan na yung napaliwanagan mo online sa buong buhay mo sa IM, hindi ko alam. Pero kung wala ka pa sa 1,200, yan. Malayo ka pa. Malayo pa yung ano mo. Yung tagumpay mo. Eh, paramihan talaga ng taong kinakausap. Nakakapagod pala, Sir TJ. O, talaga nakakapagod. Wala talaga madali. Gusto ko sana sabihin hindi nakakapagod tsaka madali. Kaso hindi totoo eh. Magsisinungaling ako eh. O, pero syempre, dapat ini-enjoy mo rin. Pagka na-reject ka, tawa-tawa ka rin pagka na-reject ka. Kausapin mo si Mentor Mark. Sabi mo sa kanya, Mentor Mark, power! Ni-reject ka ko kanina. Ha? Para masaya, di ba? Tuwan-tuwa ka. Pag guys, may good news. Pagka na-reject ka, dapat yabangan kayo. Guys, good news. Na-reject ako ngayon, lima. Power, payaman. O, di ba? Dapat excited ka gawin yung katatawanan yung mga ano. Kasi minsan, wala. Okay, ganun talaga kahit ano negosyo. Ganun yan eh. Timing is everything. Lalo na ngayon, magandang timing po itong nangyayari ngayon. Maraming open-minded ngayon. Marami pong nangangailangan ng pera ngayon at maraming gusto mag-improve ang immune system. So we are in the timing. So always remember, yun nga, no? Yung tanong kanina, if you have 100 minutes, spend 1 minute to 1 person. Huwag nyo pong masyadong bibigyan maraming oras ang isang tao, sayang ang oras mo. This is numbers game. Okay? So, gano'n yan. So, kanina, yung approach does matter, ito yung diniscuss natin na yung mga script.
So, syempre, may mga presentation tayo ng mga Zoom. Kaya nyo na yan, no? Alam nyo na naman paano mag-present. So, meron talaga may interest, merong hindi. Ganun po talaga, wala pong sagot dun, ha? Ganun po talaga. Parang sa pag-network, hindi lahat ng kasama mo sa simula, makakasama mo pa rin hanggang sa huli. Tama eh. Sir TJ, bakit ganun, Sir TJ? Ganun talaga, walang sagot. Parang ganito, yung araw. Saan sumisikat ang araw? Sa silangan. Saan? Silangan. Silangan. Ano ba sa silangan? Ano? Sa English? East. East, oh. Bakit kaya sa east? Eh, ganun talaga, wag na natin alamin. Ganun yun talaga eh. Bakit hindi sa west, di ba? Bakit hindi sa north? Eh, huwag na natin alamin. Ganun eh. Ganun siya nakadesign eh. Di ba? May design na talaga yun. Bakit kaya may ano? Bakit kaya may hangin? O bakit kaya ang hangin hindi nakikita? Huwag mo na alamin. Ganun talaga eh. So, ibig sabihin, may sasali, may hindi. Ganun talaga. Ganun lang yun. Walang sagot. Okay? Amen. May stress kasi tayo pag nilagay natin ang sagot. So anyway, follow-up question sa mga diniscuss ko. Sinong may tanong? Sige po. Ayun. Sino may tanong po? Men's builders. Sige po, tanong tayo. May tanong ko kanina. Nakabaligtad ako. Ayun, Coach TJ. Bali, very timing po yung topic ninyo kasi actually, na magpa-plan kasi kami na yung unang ginawa kasi namin, more on training. Self-development. Saka mas maganda yun na yung po ngayon kasi nakita ko na talagang kumbaga na-clear na yung path. Kumbaga wala pa lang, hindi naman pala kami kumbaga wala lang problema, meron lang kulang, meron lang kami hindi alam. So ngayon yung ang tanong ko po, paano po ba nating mapapakumit yung mga members na magkaroon ng team goal? Kasi example, magkakaroon ng team goal. Ganito yan. Gawa tayo ng agreement. Tingnan nyo ha. Parang ganito. Ang tawag dito, sino nakarinig na nito? Agreement form. Sino nakarinig na? Ako. Narinig mo na? Agreement. Opo, dun sa ano. Oo, yan. Yung sa mga pahan po. Diba ganon yun? May agreement kayong dalawa. Agreement kayong dalawa. Pero yung training ko na agreement form. Sino nakarinig na ng training ko na agreement?